Hi guys, welcome back to my channel. It's me again, Gohan Dizon. So for today's video, I'm going to feature to all of you yung mga best skincare products for me this year 2019. Naisipan ko siyang gawa ng video kasi gusto ko lang, before to mag-end yung year na to, gusto ko lang i-share sa inyo lahat ng mga nagamit ko or yung mga favorite kong products na skincare products this year 2019. Gusto ko sila i-share sa inyo or baka interested kayo sa mga isa sa mga products na ipapakita ko sa inyo. So if you guys interested ko ano yung mga products na talagang holy grail talaga siya for me, yung mga naging effective talaga siya sa akin. So then please keep on watching. So disclaimer guys, yung mga products na i-featured ko ay hindi po sponsored. And then this video ay hindi rin sponsored. So para malinawan din kayo. And actually guys, ginawan ko na talaga siya ng video itong mga to. Kaya lang, nung i-edit ko, sobrang dinilit ko na lang ulit. And eto, naisipan ko na ulitin ko siya ulit. Kasi guys, yung gagawin ko sana is current faves, ibig sabihin yung mga naging favorite ko this year 2019. Pero dun sa video na sana na yun, kasama ni mga makeups and also yung skincare, kaya sobrang haba. Pero naisipan ko nga na i-separate na lang, kaya gagawin ko muna is skincare products lang. So, umpisa na natin and mag-i-start ako with this one. Ito yung from Nivea. Ito yung kanilang Whip Foam Facial Wash Acne Clear and 0% alcohol. Isa sa mga nagustuhan ko sa product na to is whip foam siya. Meaning to say, kapag nilalagay ko siya sa mukha ko, is and kapag talagang kinukuskus or nirarub mo na sa face mo yung product na to, makikita mo talaga na may mga small bubbles na nag-a-appear. And yun kasi yung mga favorite part ko sa mga facial wash. And hindi kasi lahat ng facial wash is mabula. Pero for me kasi, yung mga mabubula na facial wash ay effective para sa akin lang naman, guys. And this facial wash kasi, sabi dito, it removes oil and dirt for clear, baby soft and smooth skin. And yes naman, totoo nga naman yung kiniklaims nila na yun. Kasi bukod sa natatanggal niya yung mga dumi at mga oil sa face ko, yung feeling niya guys after mo ihilamos, after mo maghilamos, is parang baby skin or yung balat ng bata. Kasi diba yung mga balat ng bata is makinis, malambot. Ganun yung feeling niya guys, even though may mga blemishes pa ako dyan or mga pimple-pimple na maliliit. Yun, ganun yung feeling pa rin niya. Ang lambot-lambot na talaga niya. And I could say na talagang natanggal yung mga dumi and oil sa face ko after ko maghilamos nito. Kaya bonggang-bongga siya. And nag-work talaga siya sa akin. And what works for me may or may not works for you guys ha. Kaya try and try lang until it succeed. Until you succeed sa mga skincare products na ginagamit mo. Pero mare-recommend ko to guys sa inyong lahat. Pwede kasi siya sa mga kahit sino, kahit normal lang yung skin mo, pwede mo siya gamitin. Pero lalong-lalo na, or suitable talaga to guys sa mga acne-prone skin and oily skin like me. Kasi guys, nakalagay naman dito na yung variant niya is Acne Clear. Actually guys, may tatlong variant ata sila nito, or dalawa. Yung isa kasi guys, is parang pang-whitening ng face, ganun, or pang-whitening ng skin. Kung gusto nyo naman yung mas nag-lighten yung skin nyo, then yun yung bilin nyo. Pero kung gusto nyo naman na ma-minimize or ma-remove niya yung mga what do you mean by that? Yung mga pimples na acne mo, then dito kayo. Kasi guys, ito yung pang acne clear. Okay? Okay, so next is from Nivea also. Ito yung kanilang micellar skin breath 0% alcohol na acne clear din also. Parehas lang sila ng variant kasi nga acne prone skin ako. And micellar water siya guys, and 3-in-1 cream cleanser siya. Meaning to say, pwede mo siyang gamitin as cleanser, as toner, and also a makeup remover. Kung ikaw yung tao na parang ayaw mo na maraming ginagamit, yung mga ganun, eto pwede to sa'yo guys. Or eto pwede to sa'yo kasi nga mabilisan lang siya, very easy to use also. Kasi bukod sa natatanggal niya yung dumi and oil sa face mo, kaya din niya matanggal yung mga waterproof makeup na nilagay mo sa face mo. And maganda kasi dito guys, is 0% alcohol. Meaning to say, wala siyang alcohol content na kasama sa ingredients nila. Kasi yung ibang alcohol content, matatapang yun eh. I mean, matapang siya. Tapos pwedeng matrigger niya yung pimple mo. Kaya, I suggest lang na gamitin nyo ng yung mga products is alcohol. And ito guys, sobrang nag-work talaga siya sa akin. It's this 2019, tsaka to, ang ganda nilang pag-partnerin. Kasi
bukod sa parehang brand sila, parehas pa sila ng variant. Kaya, yun, kaya talagang nag-work sila sa akin. Hindi nila ako nabibigyan ng parang skin irritations, tsaka yung mga breakouts, hindi. Kaya, ayun, tsaka sobrang mild lang din ang feeling niya sa face. Hindi siya yung sobrang init, and di rin siya yung sobrang hot day. Tapos kinabukasan, na mamalatas na mumula yung face ko. Hindi siya ganun. Kasi siguro nga, 0% alcohol siya. Tsaka yun, ayan. And by the way guys, kasi na-notice ko na pala halos kalahati na lang din siya. Eh ako pa naman pag medyo onti na lang skincare ko, talagang nag-i-stock na ako agad. Kasi ayoko lang nauubusan kasi nga skincare to. And yun, naisipan. Tapos nung bibili na sana ako, may nakita kong bagong variant nila guys. And eto yun guys. Ito naman is Nivea Micellar Skin Breath. 0% alcohol din. So walang alcohol content. But this variant naman guys is iba dun sa ganitong product. Kasi guys, ito diba yung isa acne clear and this one is oil control. So, napag-isipan ko na yung facial wash ko naman na to is for acne. So, eh nakita ko to. Ito naman yung pinili ko kasi nga for oil control. And ako pa naman guys, bukod sa acne prone ako, oily skin talaga ako. Sobra. Kaya, naisipan ko na ito naman yung itatry ko. And why not? Kasi parehas lang naman sila ng brand. Pero maliit lang muna yung bilili ko kasi baka masayang lang kung yung malaki tas hindi naman effective. Kaya yung maliit lang yung binili ko. Kaya kayo guys, kapag magtatry kayo ng mga skincare products, if ever na makita nyo na nasa sachet lang sila, ganun muna itry nyo para at least diba, hindi sayang yung pera nyo. Yun. Kaya dun muna kayo agad mag-start sa mga smaller size like this. Pero yun, I will update you guys kung mag-work ba siya sa akin or not. Diba? Para at least naman, ma-remind ko pa rin kayo. So, eto na guys. So far, eto na yung dalawang products na talagang the best talaga sa akin for me this year 2019. And next is... Sige, eto naman. I think alam nyo naman na to guys. Sobrang alam nyo na to, diba? Eto guys, from Lux Organics. Eto yung kanilang soothing gel for all types of skin. And this one guys is 99.85%. Gusto mo yun, di ba? Bongga sila sa aloe vera content nila. And this one guys is good news. This one is also alcohol free. And this one is paraben free and no artificial color. Eto guys, ginagamit ko siya before ako maglagay ng makeup. Ganun. Kasi may tips kasi dun eh. Pag eto yung mga ganito yung nilalagay mo, or I mean nilagay mo na aloe vera gel, tas diba yung feeling kasi niya is medyo tacky or medyo malagkit, after mo maglagay nito, patungan mo agad siya ng foundation. Promise, ang ganda ng pagkakalapad niya sa face. Very flawless, na parang may na talagang healthy yung skin mo kahit naka-foundation ka. Ganon yung binibigay niyang glow sa face. Kaya yun, nung simula nung na-try ko yun guys, nabasa ko lang din yun sa Twitter, tas trinay ko siya, and yes, totoo, nag-work talaga siya. Kaya, eto na lang guys, hindi ko lang siya ginagamit as make moisturizer for my makeup. Hindi. Ginagamit ko rin siya sa gabi. Pwede nyo rin siya gamitin as sleeping gel. And yun, kahit anytime, pwede nyo siya gamitin. Kahit sa umaga, sa gabi, before mag-makeup, pwede nyo gamitin itong product na to. And bongga, sobrang dami niyang laman. Ayan guys, actually nasa 189 ata to or 229, diba? Napaka-affordable lang. And ayan guys, so kung nakikita nyo, medyo mauubos na nga siya eh. Kasi onting-onti na lang. Kasi super bet ko tong product na to. Kasi ayun, grabe, ang ganda niya sa skin. Tapos yung mga bumps ko, yung maliliit na tumutubo sa face ko. Yung makakate kasi yung guys eh, napapawala niya. And eto guys, yung mga benefits niya, bukod sa napapawala niya yung mga bumps. Instant moisturizing pack for dry skin. So if dry skin ka, pwede to sa'yo. Kung yung balat mo, hindi lang din kasi to sa face, pwede rin siya sa body. So kung medyo dry na yung skin mo, di ba, kung ayaw mo mag-lotion, pwedeng ito yung ilagay mo. And nakalagay din dito na body care for soft and moisturized skin. Yun nga, like what I said earlier. And hair treatment for dry hair. Oh, if isa ka sa mga taong mahilig magkulay, katulad ko, ayan no, di ba nagkukulay? Trinay ko siya guys, kasi after ko mag-bleach, medyo drying talaga pag nag-bleach. Drying yung feeling, ganun. Kaya maninigas yung buhok mo, di ba? Tinagalog ko lang yung dry. Pero yun, trinay ko siya ilagay. Grabe guys, sobrang lambot din niya. Ganun. Para siyang treatment or keratin.
Tapos pwede mo rin siyang gamitin after mo mag-shave, or ito yung gamitin mong shave cream sa mga nag-aahit dyan. And nail care essence and also soothes sunburns. Oh, perfect din to sa summer kasi, di ba, pag may sunburn ka or naano yung balat mo, pwedeng ito yung gamitin mo kasi masusoot na talaga yung skin mo. Ayun, and actually nakadalawang tub na ata ako nito sa sobrang favorite ko nito. And most of the items here are from Lux Organics. I mean, hindi lahat, siguro tatlo sila, ganun. And may dalawa pa akong product na ginagamit from Lux Organics also. Kasi guys, sobrang the best na mga products nila, swear. Grabe, lalo na kaya pag naglalabas sila agad ng panibagong product, tinitignan ko agad. Tapos yun, yung mga bagong labas nilang products, sobrang dami nang nagre-rave. Abangan nyo guys, may ipa-product review ako na isa sa mga latest products na finiture nila. Sobrang bet ko talaga yung mga products nila kasi bukod sa affordable na, effective nga talaga. Walang halong etchos, effective yung mga products nila. And yun guys, balik tayo dito. Ito yung kanilang soothing gel. If ever mag-avail kayo nito, meron po sila sa Watson, sa Mercury Drug Stores, and also sa mga beauty department store. And next is from Lux Organics also. Ayan guys, ito naman yung kanilang bentonite clay, Indian healing clay. This one is dupe for Aztec, yung medyo mas pricey kasi yun eh, parang 595 bata yun. Ito guys is nabili namin to for 365 pesos only. And available din to guys sa Watson's. Doon siya, makikita nyo siya doon. Ito guys, parang, ano pa ba sasabihin ko? Parang nga siyang Aztec din. Nilalagyan din siya ng apple cider vinegar. Yun kasi yung partner niya talaga. And then, after ko gumamit nun, syempre, medyo drying yung feeling nito. Talaga ko siya nitong moisturizer, itong soothing gel. So, bongga siya pagising mo. Talagang linis na linis lahat. Ito guys, kung feeling mo naman, pwede, ito ginagamit ko kung feeling ko naman na sobrang haggard ng face ko or parang kailangan ko mag-pamper. Kasi, di ba, self-care is also important in life. Tsaka guys, this one kasi is suitable for all types of skin. If ever now normal ka or oily skin or acne prone, so yun, mag-work talaga siya sa inyo. Bukod sa nalilinis niya yung mga dirt or natatanggal niya yung mga dirt sa face mo, kaya niya pang ma-minimize yung mga pores mo, yung mga large pores mo. Ganun, mapapaliit niya talaga. As in, the best talaga siya. Pero guys, eto guys, ginagamit ko siya as my exfoliator. Yung tipong once a week ko lang siya ginagamit. Hindi pwedeng everyday guys kasi mamumula yung effect nito guys after mo gumamit nito with apple cider vinegar. Wag mong aaraw-arawin yung ganito. And by the way guys, if ever interested kayo sa product na to, meron po akong product review nito. Ilalagay ko na lang dyan sa description box. Next, eto guys, sige, last na, from Lux Organics. Ito yung kanilang Lux Organics Castor Oil Eyelash and Brow Growth Serum. Napag-isipan ko talaga noon, nung binili ko to, dapat gagawan ko siya ng separate video or product review. Kaya lang kasi naubusan ako ng content, hindi ko na-picturean yung effect niya, yung before and after. Kaya, wag na lang. Kasi parang, kung i-film ko siya, tapos wala akong content, di parang wala lang, di ba? Sayang lang. Mas maganda kasi yung very informative and detailed na video na maraming content. Yun. Pero guys, ito is 100 pesos lang to guys. Available pa rin sila sa Watson's, 'di ba? Sobrang affordable niya. And for me, nag-work talaga siya. What I mean is napa-lengthen niya yung eyelashes ko and medyo parang na-volumize ganun. Medyo kumapal siya kahit papaano. Pero mas napansin ko kasi is medyo humaba siya. Pero guys, hindi lang after 1 week hindi agad siya ganun. Hindi agad mag-e-effect. For me kasi is more than a week or more than 1 week ko siyang ginagamit and then dun ko pa na-notice na talagang effective siya kasi hindi agad-agad siya nag-effect sa akin. Hindi naman to yung super gamit, mga haba agad. Hindi naman siya ganyan yung ayos, diba? More than a week siya nag-effect sa akin. Para sa akin ha, based on experience lang naman. And ayun, sobrang dali niyang gamitin, para lang siyang mascara, ayan o. Oh. And anytime mo siyang pwedeng gamitin, pero ako, sa akin na para sa akin, ginagamit ko siya bago ko matulog, after ko maglagay ng mga creams, ng mga toner, ganun. Ito na yung hinuhuli ko, sa pilik mata ko lang, ganun. And next is
from Quick FX. Ito guys, ginagamit ko siya. Yung kanilang sunblock. Alam niyo naman guys na ilang beses ko nang na-feature to sa ibang videos ko. And super fake ko din to. Why? Kasi hindi siya malagkit. Hindi sobrang oily din ng effect niya sa skin ko. Tapos yun, kapag hinawakan ko, hindi siya yung ganun kalagkit. Hindi siya ganun. Yung tipong haggard na haggard yung itsura, hindi. Ang bango-bango pa nito guys, parang amoy floral siya. Kasi siguro nga dun sa herb extracts na isa sa ingredients niya. And meron pa siyang SPF 50 PA++++. Diba, bongga-bongga siya. So yun. And meron pa siyang UVA and UVB protection na makakapag-protect sa atin sa sunlight. O diba, para at least hindi tayo magkaroon ng skin damage. And ito, ginagamit ko siya. Koto, of course, sa umaga, after ko mag-cleanser, or kapag aalis, kapag alam ko masisira ng mukha, yun, gagamitin ko siya, diba? Tsaka hindi ako nag-breakouts dito. Yung itsura na guys, parang foundation, tapos amoy siya herbal talaga. Pero hindi yung super tapang or overpowering na amoy, yung tipong pag naamoy mo talaga ang sakit sa ilong, hindi po siya ganun. And nakalimutan ko yung presyo niya, 100 ata to, or 99 pesos, basta ganun. Diba, piso na lang. Basta ganun yung price niya, hindi ko kasi natandaan kasi wala na yung mga tag. And next product na ipapakita ko is from Quick FX also. Ito naman guys, yung kanilang eye lift cream. Ganyan naman yung color niya, yung light blue naman yung sachet or yung packaging. Iba-iba kasi guys sila, iba-ibang variants yung meron doon. Ito guys, ginagamit ko naman siya whenever na nafe-feel ko yung eyes ko is parang puffy. Tapos yung parang visible yung eye bags ko na medyo nangingiti, yung ginagamit ko siya sa gabi. Ito, di ba, before ko gamitin to, ito muna, itong cream na to. Nilalagay ko siya dito, ganun. For me, nag-work naman siya. Medyo nami-minimize naman niya yung mga dark under eyes ko, pero yung eye bags na hindi. Basta, for okay lang naman yun sa akin, basta matanggal niya yung parang itim-itim dito, yung ganun. Kasi syempre, puyaters. So, shoutout sa mga puyaters dyan. Kasama na sa lifestyle yun, syempre. And this one, guys, is meron siya kasamang ellagic acid and niacinamide. And ayun, medyo madami pa siyang laman. Kasi kahit nasa sachet sila, ang dami pa nilang laman. Hindi ka talaga nila ititipi rin sa product. Kaya bonggang-bongga rin itong mga Quick FX products na to. So, next is I don't think kung skincare to. Syempre, parang skincare pa rin naman to. Pero ginagamit ko kasi to as my makeup base. Pero ito yun guys, yung from Belo Sun Expert. Ayan yung kanilang tinted sunscreen. Parang ito nga, ginagamit ko siya makeup base kasi nga tinted siya. Pero pwede mo rin siya gamitin as your sunblock. Kasi nga, sunscreen naman siya. Kasi baka ikaw yung mga taong isa ka sa mga taong on the go or mahilig or nagmamadali, yung laging tape, pwede ito yung gamitin mo kasi nga pwede mo na siya gamitin as your makeup base and also as sunscreen. Tapos guys, it has tone adapt technology, meaning to say kung ano yung skin tone mo, maa-adapt niya yon, o di ba? Parang papantay siya sa face mo. Hindi siya katulad ng foundation na may mga shade range kasi di ba kunyari ginamit mo is yung mas maputi din, mas maputi talaga siya sa'yo, and kung mas maitim siya or mas dark. Kaya ito hindi guys kasi meron siyang tone adapt technology. Ang good thing rin dito sa product na to is meron siyang SPF 50 PA++++, apat na plus, and also broad spectrum UVA and UVB protection. And this one guys, this product retails at only 169.75 pesos. Basta, di ba, kung sa pout ni Mini, kasi minimake sure ko na tama yung price. And it contains 10 mm. Ayan, nakalagay naman pala dito guys ng 169.75. Meron sila sa Mercury Drugs, sa Watson's, and also sa beauty department stores. Ayan, o diba, ang cute, o diba, very travel friendly lang siya guys, o diba, ang liit, o, diba, tas ang bango-bango niya, amoy siya sabon, ganun, tas ang dami pa niyang laman, no, pero before kayo gumamit ng ganito, i-shake nyo muna kasi naghihiwalay yung parang, may tubig na lalabas ganun, tas naihiwalay yung sa ibang content, tapos, yun, basta sobrang dali lang na gamitin. Isa din ito sa mga favorite ko kasi nga minsan, mabagal ako kumilos. Maging late, gusto. Kaya ito na agad ginagamit ko. And next is,
Ito naman guys, from Pond's. Ito yung kanilang cleansing balm or should I say makeup remover. Ayan. Ito guys, may product review na rin ako. Kung di mo pa napapanood, i-check mo na sa YouTube channel ko. Or i-click mo na lang dyan sa baba kasi ilalagay ko yung link. Yes, sabi naman dito, it melts makeup and also moisturizes skin. Yes, true yun guys. Grabe, kahit mga waterproof makeup ko or mga nilagay ko, makeup dito sa mga sulok-sulok or dito sa mga lower lash line ko or dito sa gilid ng ilong ko, talagang natatanggal niya. Kasi yung itsura niya guys is parang petroleum jelly sa loob. Ang con ko lang dito or ayaw ko lang dito sa product na to is wala siyang scoop or pangkuha ng pang pick up ng product. Kaya medyo unhygienic lang tingnan kasi kapag kumuha ako tas ilalagay ko na siya sa face ko. And kung gusto ko pa ulit kumuha, parang magta-transfer pa rin, di ba? Kaya yun, sana kahit gantong size pa rin, nilagyan na lang din nila ng pang pick up. Kasi yung mas bigger size nito, meron silang pangkuha ng product nila. Eto wala. Kaya yun lang ayoko dito. Pero overall, okay naman yung performance niya. Nag-work siya sa akin. And this one, last but not the least na ipapakita ko sa inyo. Eto yung lip balm, all favorite lip balm ko talaga na ginagamit ko. This whole year, grabe, kahit hindi ako maglagay ng lip products, ito lang din ginagamit ko. Kung nafe-feel ko na nagda-dry and nag-chop yung lips ko, this, ito na nga guys, ito na, papakita ko na. Ang dami ko na nasasabi. Ito guys, yung Carmex na moisturizing lip balm. Ayan, ganyan yung itsura niya kung hahanapin niyo siya. And yung flavor niya is, or shape, flavor ba yung tawag doon? Strawberry. And meron din siya guys na sun protection formula, di ba? Napoprotect din niya yung lips ko. Na meron siyang SPF 15. And ang bango-bango nito, parang alam mo yun, yung tipong naglagay ka lang ng lip balm pero amoy, yung hininga mo parang amoy menthol, ganun. Ganun kasi yung amoy niya guys, talagang as in medyo maano yung amoy niya. What, ano na tawag doon? Basta medyo malakas yung amoy pero hindi siya yung masakit sa labi, hindi. Ang ganda nito kasi nga, ano siya, natatanggal niya yung mga chapped lips ko, yung tipo, kahit namamalat, mawawala yung mga ganun, natatanggal niya yung mga ganun. Talagang, tapos kapag nilagay ko siya, tapos papatungan ko siya ng matte lipstick, parang moisturizing siya, parang namo-moisturize na pa yung ganun. Hindi, parang hindi nagiging matte yung lipstick ko, kasi nga, dahil dito yun guys, kasi medyo, ano siya, basta yun, parang moisturizer ko na siya. Sa lips, ganun yung effect niya. Nagigits niya ba ako? Ganun. Tapos, yun, maganda siya guys. Tsaka ang dami niya pang laman, no? Kahit araw-araw ko na siyang ginagamit. Sobrang dami niya pang laman. And, sige, gamitin ko na nga ngayon kasi nararamdaman ko rin. So 10 products yung mga best skincare products sa akin this year 2019. So that's it for today's video. I hope na nag-enjoy kayo and may mga nagustuhan kayo sa products na pinicture ko. Abangan niyo yung susunod or part 2 nitong video na to dahil dun sa part 2 ipapakita ko naman yung mga best makeup products na nagamit ko this year 2019 also. Gusto ko sila i-share sa inyo before mag-end yung year na to. Kasi new year, new life, new skincare products and new makeup. Pero it's still me. Yung mga babago lang sa akin is yung taon, yung mga makeup products na ginagamit ko, pero yung sarili ko hindi ko babaguhin kasi ako pa rin to simula nung nakilala niyo ako. Nung nag-upload ako ng unang-unang video. Yun nga yung gusto ko sabihin sa inyo. And by the way guys, thank you so much sa mga nagsusubscribe sa akin. Dahil konting-konti na lang talaga, malapit na guys. Maukuha ko or ma-reach ko na talaga isa sa mga bucket list ko ang makapag 1K subscribers. Thank you so much sa inyo. I love you all so much guys. Don't forget to hit the like button and leave a comment below kung may mga nagustuhan kayo sa products na pinakita ko. And itry nyo na yan guys, agad-agad. Ngayon na, pumunta na kayo sa Watson's. Diba? Para diba, ma-hold up nila kayo. Tcha! And yun, kung may mga gusto pa kayo paggawa sa akin, i-comment nyo dyan below. Kung gusto nyo pa ako mas makilala as a person, i-kindly follow my social accounts na nandyan din sa description box. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Gohan Dizon, and leave a notification. And don't forget to click the notification bell para ma-notified ka kapag may panibago kayo na upload na video. I'll see you guys in my next one. Bye guys! Mwah!